dapat kasi kung reglet yung wipes ko, dunin niya sa labas sa wipes. Are you happy? Ay, na-late ng video si ate ako. Tapos na eh. Wow, red chair! Date with mama. May date pa tayo mamaya. Masaya. Again? More! Ayaw na niya. Ayoko na. Nag-wish ka ba? Wow! Happy birthday! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Nagagala na naman po kami. Ni ang bata. Kikidlat na sa galaan ng baby. Galaan ng baby. Finding mommy. Ang tanda ko yung ano, pipili kami ng pabango. Pero free lang yung spray namin sa damit. Guys, this is it. So, pinanood ko kay Kuya Inday ang ating Roblox saga. At may sinasabihin si Inday. Inday, Rob Kinto, congrats po sa inyong dalawa ni Bo sa trabaho nyo. Sana matuloy-tuloy na. Palang araw na makatrabaho ko kayo na bilang magaling na artist na... balang araw din na maging katulad ni Book na magaling. Kaya sana ano magaling? Huh? Paano magaling doon? Eh siyempre nakita eh, kaya magaling ka eh. Sangasap dyan. So ako ma'am, hindi naman sa ano ma'am kasi sa ngayon na makatrabaho mo si Kuya Inday na kasama si Book. Nandamay pa no? Nandamay pa sa akin. Ikaw lang dapat. Naku pare, kailangan yun. Ikaw lang, kasi ako, ano na ako eh, kumbaga, ganyan na kami ni Rob eh, ganyan kami oh. Tingnan mo, ganyan na kayo. Oo. Oh. Ganyan na kayo. Oo. Oh. Ako sasali. Oo. Oh. Kaming dalawa ulit. Oo. Oh. Kawawa ka. O, di. Sino masaya? Sino masaya? Sino masaya? Ikaw. Pinanood ko yung vlog mo. Oo. Oh.
kayong dalawa. Oh. Rob Quinto. Maganda? Sobra, pre. Biruin, pre. Pag ganito, itsura natin, pre. Diba? Oh. And making your own beverages here in I Did It Myself DIY Bakery. Ito nga pala guys, yung third and largest branch nila and located siya sa SM City North Annex. I was invited on their soft launch opening and kasama ko si Ate Vian. Pagkapasok namin, the staff asked us anong cake yung gagawin namin and naglagay sila ng wristband sa amin. Lockers were also provided para sa mga gamit nyo so you don't need to worry about your things and you can have the best baking experience dahil safe na safe yung gamit nyo. Tripods were also available guys so hindi nyo na kailangan mag-worry for your videos. Before baking, tinuruan kami ni Kuya on how to use the weighing scale. And syempre guys, before starting, we have to wash our hands first. And here is me struggling kung paano buksan yung gripo kasi first time ko makita ng ganyang klaseng gripo. After namin maghugas ng kamay, pipili na kami ng susuotin naming apron and we can start! This is the designated area naman in getting your ingredients and dito ka rin magme-measure. Also, dito din makikita yung mga bowls and utensils na gagamitin nyo. Also guys, nagpatulong kami kay Kuya on how to use the mixer kasi hindi namin alam paano siya gamitin. Ang social kasi nung gamit nila. After nyan, nagtanong ulit kami sa isang staff on how to use the electric mixer. And ayun, tinuro na ni ate. So, kailangan pala siya iikot, guys. So, wala kasi kami niyan sa bahay. So, we're making a meringue dahil tiramisu yung gagawin namin cake. And dapat hindi siya nag-fall out sa spoon. So, we did so many attempts before namin siya makuha. And finally, ito na, nakuha na namin siya. Next naman na ginawa namin is yung butter. So, I don't know if butter is the right term. Tina-transfer ko na siya sa plastic para ilipat dun sa molding bowl. Ako yung unang nag-transfer dun sa molding bowl kaso ang bagal ko daw. So, yung ate ko na rin itatapos kasi sobrang bagal ko daw talaga. Ayan na, itak-tak mo. So, itataktak namin para ma-spread yung butter sa molding bowl. Ang funny pa nito kasi guys, may isi-sprinkle na powder dun sa butter kaso hindi talaga namin siya mabuksan. So, in the end, nagpatulong na kami kay Kuya kasi hindi na namin kaya talaga buksan. Nahirapan din si Kuya. Okay, ang next naman ay i-oven na namin siya for 10 minutes. So, tinuruan kami ni Kuya on how to use the oven. Also guys, you have to put a sticky note sa oven or anything kung saan kayo maglalagay para sure na inyo yon. So ayun na nga, nag-mix kami ulit pero like hindi ko na matandaan kung ano yung minix namin. I'm so sorry guys. While waiting, tamang paganda muna kami dyan dahil 10 minutes yung iintayin namin. Finally, after 10 minutes, tapos na siya and we are so ready. By the way guys, pinalamig pala muna namin siya. And ayan, medyo patapos na po kami sa ginagawa naming tiramisu. Next naman is itatransfer natin sa molding ring and ipabasain natin siya using the mixture na ginawa namin para tapusin ang aming tiramisu. Two layers yung ginawa namin, so repeat steps na lang yan. Then, we sprinkle the cocoa powder para matapos na natin ang ating tiramisu. Oh! Nilagay na namin siya for 15 minutes sa freezer. While waiting, ginawa na namin yung milk tea na bakery. Gumawa kami ng milk tea so you can choose between iced coffee and milk tea as far as I know. And ito yung favorite part ko kasi mag-upload ko ng picture then ipiprint nila dun sa drink mo. Ito yung available flavors and sobrang dali niya lang sundin guys kasi may step by step naman doon. And for my favorite part, the printing. So ang pinrint ko is si Mavi and Biela. So grabe, sobrang cute! Sushi naman, pinrint ni ate. Finally, tapos na yung cake namin and bear yan guys ha. Alam naman, obvious naman diba, bear siya. Mukha naman siyang bear diba? Sobrang ready na kami, umuwi. And ito na nga guys, the taste test. Ito yung pinaka inaabangan namin kasi nga may mga onting faults kami sa paggawa ng ate ko. Pero sabi ng tatay ko masarap daw. And OMG guys, masarap nga siya. Yun lang guys, maraming salamat sa... If you're not subscribed to Team Payamin, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Ha ha ha, gago!